guys. Inuwi ko na lang po yung mga puppy kasi naawa po ako. Nilagay ko sila sana sa ano, yung malaki pong, pinakamalaki na ano yun ay, yung pot. Kasyang-kasya naman po sila. Tapos, bala ko sana po takpan ng kulambo, tapos lagyan ng payong. Kaya lang, ano po, inaawa talaga ako kasi nakatingin sila sa akin. Nung aalis na ako, bawal po ito dito sa building. Tinago ko lang po sila dun sa guard. Buti na lang po, mabait sila. Parang alam nila, hindi man lang sila umingay. Kahit isang ingay. Ano? Tuta? Kawawa naman. Kawawa naman. Sus, kawawa. Ayan, ito pong puti na to, yung parang ano po, yung lagi nakatunghay sa akin, nakatitig. So, hindi ko alam kung ilang months old po ito, paliliguan, mga ilang araw din. Ano po siguro to? I-deworm, hindi ko lang alam sa anak ko kung ilang months old po yung dinideworm, tsaka yung papaya, bakunahan namin ng anti-rabies. Kasi yung alaga po namin mga muning, ano, parang expired na rin po yung ano nila, yung vaccine nila sa anti-rabies eh. Tingnan nyo naman po yung ano, alaga namin po sa amaze na amaze sila. Ayun po. Oh. Amaze na amaze yung aking alagang chichik. Chichik! Silip-silip lang siya. Chichik! Wawa naman yung aking muning nagsiselos agad. Oh. Behave lang kayo dyan ha, wag lang magulo ha, at baka tayo ay mapagalitan, mapalayas na tayo dito, bawal ang pet, pero ang daming pet ni mami. Buti na lang po talaga ang bait po nila. Pumapasok ako sa gate, nilagay ko sila sa box, tapos nilagay ko sa trolley, tapos tinakpan ko po ng box, hindi man lang sila umingay kahit konti, alam na alam nila. Tingnan mo, parang may pakiramdam po sila na sila ay inabandon na. Kailan kaya ito pwedeng paliguan? Baka mamatay pag niliguan ko eh. Kasi yung pinulot kong pusa dati po, pinaliguan ko, lalong nagkasakit eh. Update ko kayo pag sila po ay mabango na. Hindi ko alam kung gatas na ba sila or ano. Kasi yung pinakain ko po yung ano, feeds ng ano, ng pusa, yung ang tawag dito ay power cut. Bilhan ko na lang po sila siguro ng pagkain. Tanong ko na lang dun sa bilihan ng ano po ay, ng mga supply ng mga puppy. Siwawa naman sila. Or sasanayin ko rin sila kumain ng ano, yung pagkain namin. Tapos sahaluan na lang po ng mga ano. Kasi, alam nyo guys, wala naman talaga akong kakayahan mag-alaga ng mga ganito. Kaya lang sobrang naaawa po talaga ako eh. So, ayan po, isasama na naman po namin sa kaunting budget namin. Minsan wala nga rin po kami ulam. pero nakakaawa po kasi talagang nakakaawa. Ayan po yung isa. Hingal na hingal. Wala naman siyang ginawa. Ako ang tense na tense kasi nga po ay alam niyo na baka po mapagalitan. Tinago ko lang talaga sila. Kaya huwag kayong maingay ha. Lago tayo. Ayan, update ko na lang kayo guys kung ano, ang maganda sa kanila. Maghahanap po ako siguro ng mag-aampon or pag kaya namang ano po ay alagaan na lang po natin kasi kawawa naman. Ang takaw. Inubusan nyo na si Whitey. Ang lalakas nila kumain. Si Whitey medyo mabagal. Parang may diferensya yung paningin ni Whitey. Parang hindi siya masyadong nakakakita. Wala na. Kaya na, dali. Wala na. No more. Water.
Ayan, hindi naman sila masyadong maingay kagabi. Konting ingay lang. Yun nga lang po, medyo smelly sila. Shhh. Ang kulit mo isa. Ano nga mbe? Dinitilaan yung kami. Wala, kasama na ang paa sa tubig. Bastos. Kasama talaga ang paa pag umiinom, ha? Tatalian ko pala itong inuman niya. Bubutasan ko dito. Dito. Para hindi nila matapon. Ano? Hindi nilaan pa yung kamay ko. Yuck! Ay na. Shhh. Ay. Yuck. Dirty. Dirty ang kamay ni mami. Yan na. Dali. Dyan lang muna. At lilinisin kayo mamaya. Ha? Lalaba lang muna si mami, tsaka maaga pa, baka ginawin kaya. Ha, Whitey. Whitey. Behave lang kayo, ha. Huwag maingay, ha. Naku. Pag tayo, naireklamo ng kapitbahay. Naku po.